Brian, ano ang ginagawang paraan ng provincial government para mapabilis ang pagpapadala ng ayuda sa mga isolated na barangay? Monica, gamit ang lahat ng rescue asset, nagtulong-tulong na ang lahat ng ahensya ng gobyerno dito sa Camarines Norte para lalong mapabilis ang pag-re-rescue o pagpapadala ng ayuda sa mga pamilya na ipit o na-isolate dito sa ilang mga barangay sa Camarines Norte. Hirap pa rin ang mga otoridad sa Camarines Norte na mapasok ang ilang mga isolated barangay sa probinsya. Bukod kasi sa malalakas pa rin ang hangin at ulan, mataas pa din ang tubig baha sa ilang mga lugar dito. Dahil dito dumadaing na ng tulong ang ilang mga residente. Kanina, Monica, eksklusibong napasok ng UNTV News Team ang barangay Mangkayo sa bayan ng Binsons, kung saan isa sa mga barangay sa probinsya na isolated. Halos hanggang leeg pa kasi ang baha dito, kaya hirap pa rin marating ang lugar. Sira-sirang mga bahay at nagkalat na mga gamit sa kalsada, ito ang bumungad sa amin dito. Kwento ng mga residente, simula pa kahapon ay naghihintay na sila kung may darating na ayuda, subalit walang dumarating. Ang pagkain namin, wala na rin. Mga plato, mga basag, mga ano. Di na po kami nagsikain, ngayon pa di pa nga kami nag-aalmusal. Naikwento naman ni Aling Annabel sa News Team kung paano siya nakaligtas sa bigla ang pagtaas ng tubig baha. Dito na po ako bumitaw, sir. Yan na po ako yumakap. Yan po ang nayakapan ko. Sa sobra pong hindi ko na kaya. Tapos po nagsiga po ako dyan sa bahay na yan po. Malaking pasasalamat ko po dyan sa bahay na yan. Yung pumari ko po yan. Ano po, nagsigaw po ako ng saklulo. Monica, kanina agad din natin na iparating kay Cam Norte Governor Dong Padilla ang sitwasyon ng Barangay Mangkayo. Dahil dito agad nagkasan ng relief operation ang PDRRMC upang planuhin at alamin kung paano mapadadala ng tulong ang mga residente. Monica, sa pinagsanib na puwersa ng PNP, PDRRMC, PSWDO at iba pang ahensya ng gobyerno, gamit ang mga rubber boat dakong alas 12 ng tanghali nang nakarating ang mga family food pack sa mga residente ng Barangay Mangkayo. Sa ngayon po kasi, may mga barangay na isolated. Kung maaari po sana, kung maririnig nila ako ngayon, yung mga barangay na isolated, especially, yung mga barangay na na-trap, especially, mataas pa rin ang tubig, kung maaari po, gawin nila ng paraan na makapunta sila sa Kapitolyo para makapagbigay po ng update sa alam. Mga lugar pa rin na isolated sa bayan ng Binsons ay ang barangay na Pilihan, Ginakutan, Muayhay. Isolated pa rin ang ilang mga barangay sa probinsya gaya ng mga coastal barangay sa Mercedes at Calaguas Island. Mataas pa din kasi ang alon sa dagat kaya wala pang makabiyahe doon. Yo, lahat naman po tayo apektado, pero bigyan nyo lang po kami ng ilang araw na marating kayo. Dahil lahat po ay binibigyan natin ng priority, lalong-lalo na po yung mga apektadong barangay. But definitely po, maiikutan po at maiikutan po namin kayo. Monica, kaugnay nito, ilang mga pribadong grupo din ang ating nakita na naglakas ng loob na pumasok sa lugar upang magpakain sa mga residente. Sa panahon po kasi ngayon, pag may sakuna, wala naman pinipili. Di ba nga po, nasa government ka, private individual ka, pero nakikita mo yung paghihirap ng mga tao. So, kung may kakayanan ka naman, maliit man. Monica, kanina rin ay nagpakain o nagsagawa ng feeding activity ang Members Church of God International o MCGI at UNTV News sa isang evacuation center dito sa bayan ng Binsons. Mahigit 200 family food packs ang ipinagkaloob ng grupo para sa mga displaced families dito sa bayan ng Binsons. Monica. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Brian Baldarahe, live mula sa Daet, Camarines Norte.